Ika-anim na kabanata. Ang pagpili ng pitong lalaki. Nang mga panahong iyon, dumarami na ang mga tagasunod ni Jesus. Nagreklamo ang mga Hudyong nagsasalita ng Griego laban sa mga Hudyong nagsasalita ng Hebreo. Ito'y sa dahilang hindi nabibigyan ng pang-araw-araw na rasyon ang kanilang mga biyuda. Kaya ipinatawag ng 12 apostol ang lahat ng tagasunod ni Jesus at sinabihan sila, "Hindi mabuting pabayaan namin ang pangangaral ng salita ng Diyos para mag-asikaso lang ng material na mga tulong. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking may malinis na pangalan, marunong at puspos ng banal na espiritu. Sila ang pamamahalain natin sa mga material na tulong. At ilalaan naman namin ang aming oras sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos." Sumang-ayon ang lahat ng mga mananampalataya sa sinabi ng mga apostol. Kaya pinili nila si Esteban na may matibay na pananampalataya at puspos ng banal na espiritu. Pinili rin nila sina Felipe, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioch. Si Nicolas ay hindi Hudyo, pero umanib sa relihiyon ng mga Hudyo. Dinala nila ang mga napiling ito sa mga apostol, at ipinanalangin sila ng mga apostol at pinatungan ng kamay bilang pagtatalaga sa tungkulin. Kaya patuloy na kumalat ang salita ng Diyos. Marami pang mga taga-Jerusalem ang naging tagasunod ni Jesus at marami ring pari ang sumampalataya sa Kanya. Ang pagdakip kay Esteban. Pinagkalooban ng Diyos si Esteban ng pambihirang kapangyarihan. Kaya maraming himala at mga kamanghamanghang ginawa niya ang nasaksihan ng mga tao. Pero may mga taong kumalaban sa kanya. Ito ay ang mga Hudyong mula sa Cyrene, Alexandria, Cilicia at Asia. Mga miyembro sila ng sambahan ng mga Hudyo na tinatawag na sambahan ng mga pinalaya sa pagkaalipin. Nakikipagtalo sila kay Esteban, pero hindi nila kayang talunin si Esteban dahil binigyan siya ng karunungan ng banal na espiritu. Kaya lihim nilang sinusulan ng ilang tao na magsabi, "Narinig namin si Esteban na nagsalita ng masama laban kay Moises at sa Diyos." Sa ganitong paraan, naudyokan nilang magalit ang mga tao, ang mga pinuno ng mga Hudyo, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Dinakip nila si Esteban at dinala sa korte ng mga Hudyo. Mayroon din silang pinapasok na ilang tao para tumistigo ng kasinungalingan laban kay Esteban. Sinabi nila, "Ang taong ito ay palaging nagsasalita ng laban sa ating sagradong templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinabi niya na ang ating templo ay gigibain ni Jesus na taga Nazaret at papalitan niya ng mga kaugaliang iniwan sa atin ni Moises." Ang lahat ng miyembro ng korte ay tumitig kay Esteban at nakita nila ang kanyang mukha na nagliwanag na parang mukha ng anghel.